Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong napaka-init na reaction video about nga dito kay Angas Cano TV na kung saan ipinahayag nga niya na si Egis Klimas umaksyon na nga dito sa pagbaban ng Japan kay Utol Jarrell Casimero. At dito mga kapenyo, sinasabi nga ni Egis Klimas dapat hindi nila basta-bastang binan ng ganun-ganun na lang. No, etong si Utol Jarrell Casimero maaari nga raw talagang pagkaisahan siya ngayong mga hapon. At tara mga kapenyo, huwag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan dito nga kay Angas Cano TV. Kinundena ng big time manager Egis Klimas ang pagpataw ng isang taong pagkakaband dito kay Casimero ng Japan Boxing Commission. Mm-hmm. At ayon pa sa nasabing manager, ay hindi raw makatarungan na sa kabila na pinatawan ito ng rehydration clause na hanggang 128 pounds limit. Uh-oh. Sa naging laban nito kay Saul Sanchez, ay pinatawan pa rin ito ng isang taong suspension ng nasabing commission. Which is totoo naman talaga, no? Kaya umalma rito si Egis Klimas. Kasi nga, bukod sa nagbayad na siya sa dehydration clause niya dito kay Saul Sanchez, sipin nyo, 128 pounds, ha? Ang hirap nun, no? Maski nga yung UFC fighter na si Rolando Dino, sinasabi niya kung ganun lang din ang ipapataw sa kanya ng kalaban niya, mas mainam na lang daw na umayaw na lang siya sa laban. Pero si Jarrell Casimero raw, bumibilib nga siya dahil talagang nakipag-do or die nga ito dito kay Saul Sanchez. Which is talagang napakaganda na naging performance ngayon ni Utol. Kaya naman talagang umaksyon no etong si Egis Klimas kasi talagang nakakasama ng loob yun. Isipin nyo, bukod sa dehydration clause, na naban pa siya, no? Dito sa Japan, ng isang taon, ha? Isang taon. So, kumbaga, patong-patong yung naging kasalanan niya dahil lang sa 2 pounds or 1 kilo na sinobra niya. Kumbaga, talagang dapat hindi ganun, eh. Para po sa kaalaman ng lahat, ay tumimbang po ng 140 pounds itong si Sanchez sa mismong oras ng laban nito kontra Casimero. Grabe naman yun mga kapenyo, no? 140 pounds si Saul Sanchez, no? Nung laban nila ni Utol Jarrell Casimero, samantalang si Casimero 128 lang. Sobrang lamang na lamang talaga mga kapenyo. Actually talagang pambihira itong laban na to, no? Kaya ang dami talagang bumilib sa puso ni Utol kasi talagang suicide fight ito, eh, no? Talagang nakipagbakbakan dito si Utol. Samantala itong si Alas naman ay pinayagan lamang na tumingbang ng hanggang 128 pounds sa oras mismo ng naging laban bilang kaparusahan o consequence. Grabe, no? Isipin nyo, yung parusa niya, no? Kailangan yun lang talaga yung timbang niya, hindi siya pwedeng tumobra. Sa pagkabigo nitong makuha ang weight limit na 122 sa mismong naging official weigh-in. Yes, oo. Sa madaling salita ay literal na napagkaisahan itong si Casimero ng mga Japanese Boxing Commissioner ng Japan. Oh, kita nyo na, maaari nga talaga kasi after pa ng fight, no? After pa ng pagbaban sa kanya. So, ang dami nangyari. Nagkaroon ng desisyon itong sila Saul Sanchez na kailangan ganun lang timbang niya para mapagbayaran nga niya yung pagka-overweight niya. Tapos, bukod doon, binan pa siya ng 1 taon. Tapos, binabash pa siya ng mga hapon ngayon. So, talagang naniniwala ako, no? Dito sa inalalabas ni Angas Cano TV, no? Na kung saan, parang napagkaisahan talaga. At yun din ang nakita ni Egis Klimas, no? Dito kay Utol Jarrell. Kaya ganun na lamang ang galit nitong si Klimas. Yes. Sa pamunuan ng Japan Boxing Commission. Mm-hmm. At dahil sa mga nangyari, ay desidido ang nasabing Ukrainian manager na hindi na muna nito ilalaban sa Asia itong si Casimero. At sa halip ay pinaplano nitong isabak muna si Cuadro Alas sa Saudi Arabia. Yan ang maganda, no? Kung sakaling isasabak ni Klimas tong si Utol sa Saudi, walang problema. Suporta pa rin ng mga Pilipino dyan kay Utol. Maniwala kayo. Unang bahagi ng taong 2025. Mm-hmm.
Grabe, no, mga kapenyo, rinig na rinig nyo naman, no, yung naging interview dito kay Jarrell Casimero after niya manalo kay Saul Sanchez. Gumising nga daw siya ng umaga after niya magtimbang, isang beses lang siyang kumain. Sobrang hirap po nun. Which is tama naman talaga si Klimas na kung saan, eh, pinagbayaran na niya, eh, no, yung sinobra niyang timbang at nagdesisyon na sila sa Saul Sanchez na ganun lang yung timbang niya. Hindi siya pwedeng lumagpas. Na dapat talaga yon, mga kapenyo, hindi na siya naban ng ganun katagal sa Japan, no? Yung 6 months ban, okay na yun, eh. Pero yung isang taon, parang ang corny naman ng mga Japanese, no? Sa totoo lang, real talk yung sinasabi ko, mga kapenyo, ang corny nila masyado. Masyado nila pinagkaisahan yung ating kampiyon na talagang parang ayaw na nila o nilalayo nila dito sa kanilang pambato. Even though na alam naman natin yung promoter nga ni Naoya Inoue, eh, ayaw niya. Pero wala naman magagawa yun kung gusto talaga ng fighter lumaban, no? Kung gusto talaga ni Inoue labanan si Jarrell, pwedeng-pwede. Kahit exhibition match lang, pwede yan, eh. Diba? Huwag na natin habulin yung ranking. Huwag na natin habulin yung ano, belt nila. Sabihin na lang natin ang title fight. Parang ganyan kay Saul Sanchez at Casimero. Yun, pwedeng-pwede naman yan, no? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan po ang turtle ng Japan po. Anyway, mga penyo, maraming salamat din sa panonood nyo sa panibago o reaction video. At kung kayo nga ang tatanungin ko, agree rin ba kayo dito kay X Klimas? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapenyo, at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat, mga penyo, at kita kasi lang tayo sa susunod kong reaction videos.